siya naman po si Maya. Taga Maynila po kami. Wala po kasi kami masakyan ngayon. Kaya kung pwede po sana na makatuloy kami ngayon. Kasi po medyo malakas na rin po yung ulan. Hindi po kasi namin alam kung saan kami tutuloy. Walang anuman, mga iha. At delikado na rin sa daan, kaya tama, dito na kayo magpalipas ng gabi. Ang ganda naman po ng bahay mo, at ang laki pa. May kasama po ba kayo dito? Maraming ang nag-aakala na wala. Pero inaalagaan ako ng aking apong si Fredo. Paminsan-minsan ay dumadalaw rin ang aking mga anak. Ang panganay ko ay si Sandro. Isang napakatalino at maabilidad na bata. Namulat ng may pagmamalasakit sa kanyang kapwa kung kaya sa kanyang murang edad noon ay labis ang kanyang pagnanasang mabigyan ng edukasyon ang mga bata dito. Sa katunayan niya, siya ang una nakapagpatayo ng paaralan dito sa aming bayan. Ang ikalawa naman ay si Menay. Ang aking unika iha. Mahilig siyang magluto at tumuklas ng bagong pagkain. Masasarap ang kanyang mga luto. At ang dahil sa hilig niyang yan, naka-imbento siya ng isang kakanin na nagbigay ng maraming kabuhayan sa mga mamamayan dito. Natikman niyo na ba ang puto? Usap-usapan ng kakanin kanyang niluto. Nakarating ang balita sa mga karatig bayan kung kaya mas nakilala pa ang produktong yon. Hayaan nyo, ipapatikim ko sa inyo bukas ng agahan ang puto na natuklasan ng aking unika iha. Unika iha po? Dalawa lang po ba silang anak nyo? Ngayong araw, sakto ang 7 taon na naglaho ang aking bunsong anak. Siya ay magiting. Tinitingala at hinahangaan ng lahat. Kilala siya rito sa aming bayan. Sa tindig pa lamang niya ay makikilala mo na siya. Sa kanyang postura at pananamit, alam mong meron siyang ipagmamalaki. At dahil nga rito, marami ang naingit sa kanya. Hinangad ng marami kung anong meron siya. At isang araw, sa isang dapit hapon, bigla na lamang siyang naglaho. Hinanap namin siya ngunit hindi namin siya masumpungan. Bali-balita ay idinakip siya at ipinatapon sa bataan. Araw-araw akong naghihintay sa kanyang pagbabalik. Na minsan pa, pagsikat ng araw, siya ay muling magbabalik. Alam kong babalik sa akin si Alberto. Ano nga po ulit ang pangalan ninyo? Tawagin niyo na lamang akong Binyang.